Hello mga ka-farmers, welcome back to my YouTube channel for today's vlog. So ngayon ay pakita ko sa inyo yung mga palay na kumbaga pinabayaan. So hindi inasikaso, so hindi inisprayan, so hindi binibisita. So ganito yung itsura mga ka-farmers. So mapansin nyo may tanim na palay yan, napakaluang nito. Almost 2 hectares, ayan mula dito hanggang dun sa dulo na yan ay puro damo, sari-saring damo na. So halos hindi makita ang palay, sayang talaga. So mga farmers, so pakita ko sa inyo ngayon, kawawa ang palay yan, lalo na din oh. Ayan, tambak ang damo. Ito iba-ibang damo, sari-sari na. Ayan mga farmers, so kawawa talaga ang palay. So ito, tatama rin ang punta ng harvester kasi nga malulugi sila sa travel pa lang, lalo't malayo ang pinagagalingan ng harvester. So parang tatama rin sila puntahan to kasi nga sobrang damo. So hindi mo na makikita ang palay. Ayan oh. Grabe mga farmer, sayang talaga. Ganda pa naman ang lupa, ang ganda ng area, tabing ilog. At maganda dito sa area na to. Ito kasi mga farmers, yung tao dito o yung may-ari nito ay hindi na bumibisita dito. Mula pagkasabog, hindi na bumibisita. Ayan oh. Malma ang damo. Puro palay, ang ganda ng palay niya nung una. Pero to, wala kang makitang palay. Puro damo na. Ayan oh. Haluatin mo lang. Ayan, may palay yan. Ayan, mga farmers oh. Ayan, palay yan. Pero mas lamang ang damo. Ayan o. Garbo talaga ang damo. Farmers. Kaya, yun. Kung kayo magtatayin talaga ng palay, ay, asikasuhin talaga. Yun. Pero pag tinamad ka magbisita, tinamad ka mag-asikaso ng iyong lupa, ay talagang ganyan ang mangyayari. Mayiging sugahan na lang ng kalabaw yan. So, hindi po namin alam kung anong plano nila dito. Kung papaharvest pa yan o kakarete na lang, kasi mukhang tatama rin na yung harvester dito, yung mga machine na harvester. Ayan, lugi pa sa krudo, lugi pa sa hunas kasi hindi sila makakarami kasi nga puro damo ay sa luwang ito, 2 hektarya may gito eh, mga 2 hektarya to eh. Ayan o, ito nga o, pinagana na ang kalabaw. Ayan o, dito na nagsusuga ang kalabaw, pero puro palay yan. So kawawa ang palay at sayang yung palay talaga. Ayan, kaya sa sunod mga farmers, kung kayo magbabalak magtanim ng palay, so huwag niyong pabayaan, ispray nyo ang dapat i-apply na mga gamot. Ayan, so andyan naman, meron din naman ako dyan sa vlog ko na in-explain ko yung mga gamot para sa palay. So panoorin nyo lang po yan, review nyo lang po. Ayan, so tinuro ko po doon yung mga timpla tsaka kung anong klaseng gamot. So dito mga farmers ay napadaan lang ako dito, kaya naisipan kong i-vlog ng konti. So yun, so maraming salamat mga farmers, salamat sa inyong pag-support, salamat sa inyong panood. So yun, don't forget to like, comment and subscribe. God bless us more. Thank you.